So, ang topic natin ngayon is tungkol sa the gifts of the Spirit. Ito yung gifts of the Spirit according to 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Now we have received not the Spirit of God, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So the outpouring of God's Spirit, ito yung nagmolded sa ating lahat as a spiritual body, is a group of believers, is scripturally defined as a New Testament sa, according to Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Ang supernatural manifestation of the Spirit occurred, commonly referred to us as gifts of the Spirit. By supernatural, we mean something that cannot be explained by human reasoning or according to natural laws. Ito ay no one should ever limit the power of God's work only through things that naturally man understand. Sabi pa ng ating Panginoon, siya ay he has declared, "My thoughts are not your thoughts, neither are your ways and my ways, saith the Lord. For as the heavens is higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." According to Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. So, hindi natin pwedeng limitahan yung power ng ating Panginoon dahil siya ay powerful. Yung spirit ng ating Panginoon na binibigay sa atin is powerful. Kaya hindi natin pwedeng limitahan yung power ng ating Panginoon. Kasi yung plan at thoughts natin, na yung plan ng ating Panginoon is higher sa ating mga thoughts, sa ating mga ways. Kung ano yung mga plan natin, ang Panginoon alam niya, He is higher what is good for us. He knows what the best for us. Kaya ang gifts, alalahanin natin na ang gifts of the Spirit and fruit of the Spirit, hindi ito pareho. Ang gifts of the Spirit, ito yung to profit the church. Para ito sa church, ang spiritual gifts given ito sa ating Panginoon, sa church, to profit the church and its members by the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all, according to 1 Corinthians chapter 12, verse 7. There are those today who contend that the church can no longer experience the gifts of the Spirit, but in contrary, we are still have the gifts of the Spirit until the second coming of Jesus Christ. Kasi itong gifts na sa Spirit, binibigay ito ng Panginoon para sa church. Dahil we are one body of Christ. Hindi lahat na parte ng katawan ng ating Panginoon, lahat tayo mata, tainga o ilong. Yung katawan natin may iba't ibang parte at may iba't ibang parts ito at may iba't ibang purpose. Ganon din ang church ng ating Panginoon. We are the church of God. So may function tayo sa church. Hindi lahat ng gifts na itong mga gifts na to, word of wisdom, word of knowledge, na nandyan ito, yung itong lahat ng gifts nandyan sa isang tao. Hindi. Itong gifts na ito, binibigay ito sa bawat tao. Kung ikaw binibigyan ng gifts ng ating Panginoon, kailangan natin itong palaguin. Dahil ang gifts, iba ito sa fruit of the Spirit. Kasi ang fruit of the Spirit, yung sinabi ng Panginoon sa Galatians chapter 5, verse 22-23, ito yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ito ay para sa sarili natin, to edify ourselves. Para yun sa sarili natin, na yung matransform tayo sa tulong ng Spirit ng ating Panginoon. Pero yung gifts na binibigay ng Panginoon, gifts of the Spirit, ito ay para sa church, to edify the church, to strengthen the church. Kaya magkaiba sila. So, ang 9 gifts sa Spirit at saka yung power to know supernaturally, ito yung gifts sa Spirit.
ito yung word of wisdom. May iba, may ano sila, gift sila sa word of wisdom and word of knowledge. At may iba, may discerning spirit sila. Itong gift sa spirit na binigay ng ating Panginoon. Sa church, ang iba, hindi nyo na ano, na may discerning spirit sila. Ito yung to discern the spirit, the ability ito na ito ba ay mag-detect ito. Kung may discerning spirit ka na gifts, ito ikaw makadetect kung ito ba ay spirit ng Panginoon o hindi sa Panginoon. So, may discerning spirit ka. Ito'y nag-detect sa truth and false. Kaya sabi pa sa 1 John chapter 4, verse 1, sabi pa dito, admonishes us to believe not every spirit, but try the spirit whether they be of God. The purpose of this gift is to detect what is truth and what is false. Hindi lahat na espiritu ay galing sa ating Panginoon. Kasi pwedeng mag-imitate si Satan. Yung Bible pwede mag-imitate siya. Dahil si Satan naman is archangel ng ating Panginoon dati eh. Siya ang angel ng ating Panginoon. But because of disobedience, kaya sila na fallen angel. Kaya sila inanono ng ating Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. Kaya makaano silang mag-imitate. Kaya kung ikaw ay bilang isang Kristiyano na may discerning spirit ka na gift, ma-discern mo yung spirit ng Panginoon o hindi sa Panginoon. Kaya kailangan talaga na ang tao, ang isang believers, kung may gifts siya, kailangan niya itong palaguin at alagaan. At kailangan din niya itong gagamitin for the glory of God. Hindi ibig sabihin na binigyan ka ng gifts ng ating Panginoon, kasi ang iba may gifts sila sa faith. Yung faith nila is nag-exceed talaga na super, may spiritual gift of faith sila na to distinguish from saving faith of the daily faith without which is impossible to please God. Sabi pa sa Hebrews chapter 11 verse 6. So the gift of faith is a measure of faith above the faith that all of us have as children of God. So it is a special faith imparted to us by the Spirit as are the other gifts of Spirit to meet a particular need. So ang iba naman may gift sila of healing. So, hindi lahat may gift sa healing. Kaya, kung binigyan ka ng Panginoon ng gift sa healing, gagamitin mo ito for the glory of God. Dahil, not for our own glory, for the glory of God. Dahil, yan ang kalooban ng Panginoon na ang gifts na binibigay niya sa iyo, palaguin mo at gagamitin mo for His glory, for the expansion of His kingdom. Hindi sa ating sarili. Kaya, sa miracles naman, ito yung the working of miracles is supernatural release of God's power through a person life to effect an immediate supernatural event. Ito yung iba, makagawa sila ng miracles. It is a sign of wonder that humans cannot explain by the appeal to natural laws. It can be also miraculous coincidence affected by God's when we pray. Amen. So, ang miracles, ito'y mangyari lamang sa isang tao kung ikaw, you are a prayerful person. Hindi ka pwedeng makaano ng miracle ng ating Panginoon kung hindi ka nagpipray. Kaya ang miracle na ginawa ng ating Panginoon, you know, ang ginawa ng ating Panginoon, yung first miracle na yung ginawa niya sa earthly ministry niya is yung pinutor niya yung wine, water into wine. Kaya kailangan talaga, kung ikaw may gift sa miracles, makapag-heal ka. Gaya sa mga apostles dati, yung si, naalala natin yung sa si Dorcas, nabuhay siya. Nagawa yun ng ano, ng mga apostles dati, ng dahil sa kanilang faith, sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, may gift sila na to work miracles sa power ng ating Panginoon, kagaya ni Paul sa kanyang ministry. Kaya may mga miracle, may special miracles siyang nagagawa. Ang gifts of healing naman, ito yung plural gifts of healing. It means to say, ito'y nag-refer sa various types na performed by God. Lahat na believers, lahat na Christian, pwede silang maglihan sa masakitin. Lahat na Christian,
as long as they're anointed by God, may anoint sila sa Panginoon, prayerful sila, pwede sila maglihan sa masakitin at ito'y pagagalingin ng ating Panginoon dahil may gifts sila sa healing. Kaya nga minsan kung may ano ka, may sakit ka, hindi ka nagre-rely sa doctor. Doctor is ginamit lang yan ng Panginoon as an instrument, but purely God is the one who did the miracles and healed you. Kaya ang doktor, binigyan lang yan ng instrument ng ating Panginoon, binigyan ng knowledge para maging instrument na tulungan ang mga masakitin. But God is the miracle worker at saka siya yung great physician natin. Kaya yung iba may gifts sila sa healing. At saka yung iba may gifts din sila sa prophecy. Ano natin yung prophecy? Yung prophecy yan ay anointed na utterance na galing sa ating Panginoon. Ito ay mag-consist sa foretelling or foretelling. So, the gift of prophecy is a specific message ito ng ating Panginoon to the hearers in their own language. True prophecy will always be in harmony with God's word. Ang prophecy kailangan nagka-harmony ito, coincide ito sa Bible, kung anong sinabi sa Biblia. Hindi pwede mag-prophecy ang isang tao na labas sa Bible. Kailangan ang prophecy niya is yung according sa word of God. Kasi ang Panginoon, yung prophecy is voice yun ng Panginoon na inano niya, kung ano yung ibig sabihin noon. Yung mag-tell sa mga believers, kung may ibig sabihin ng Panginoon sa isang tao, sa isang Christian, kaya true prophecy yun binibigay ng ating Panginoon ang message. Kaya kailangan na yung prophecy nag-coincide must always agree in the Bible. Yung prophecy ng isang tao kailangan mag-agree lagi sa Biblia. Nasa loob ng Biblia. Kaya ang prophecy ito ay is a gift of prophecy bring edification. Ito yung edification, exhortation, and comfort to the church. Kaya ang prophecy, ito'y nag-serveth not for them that believe not, but for them which believe. It does not replace or supersede doctrinal teaching or spiritual leadership. Ang speaking sa tongues naman, ito yung first initial evidence. May first initial evidence tayo na yung mabaptize tayo sa Holy Ghost. The second is speaking of to God to personal in prayer, and the third is addressing the church coupled with interpretation. The gifts of this interpretation, when a person brings a message to the church through the tongues, the gift of interpretation tongues is used to edify the church. Wherefore, let him that speaketh in a known tongue pray that they may interpret, according to 1 Corinthians chapter 14, verse 13. So, lahat ng mga gifts na ito na binigay ng ating Panginoon, binibigay niya yon sa atin. Pero hindi lang tayo pare-parehong gifts ang binibigay ng Panginoon. Kailangan natin itong palaguin at gagamitin for God's glory. Amen. Hindi para sa ating sarili. So, God bless us all and see you on my next Bible study. Bye!